shout out tayong mga idol sa lahat ng mga Solid Marsay supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atender, Amadeo Flores, Sunny Anya TV, Jose Facificador, Norlin Picatsi, Rona Villalos, Lady B73 MB, Gerald Anyobo, Idol Sweet Joy, at kay Idol Luz Pool. Maraming salamat pa rin, Idol. Sa lahat ng ating mga members, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga anting giro at mga albularyo, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, mabuhay po kayo mga idol. Ang magpinsa na sina Topper at Leo, kasama ang kanilang ama na si Tatay Mario, sakay ng isang pampasahirong minibus papauwi na doon sa lungsod ng Maria. Galing ang mga ito sa kabilang isla, ang isla ng Dumaguete. Pumunta doon ang mga ito para makipista sa kanilang mga kamag-anak. Kasama din nila doon sa bus ang dalawang babae na galing pa sa trabaho, dalawang lalaki na galing doon sa lungsod, isang pulis na si Pioto Cesar galing din sa kanyang duty, at ang isang matandang lalaki, itong si Lululino, ang driver at ang konduktor. Dahil nga umiwas ang mga ito sa highway, plano nila na umiba ng mas mabilis na daan. Dahil nga ginagawa pa ang kabilang bahagi ng kalsada, na naisip ng driver na baka matatagalan sila dahil sa maraming mga sasakyan ang nagsiksikan doon. Plano ng mga ito na doon sila dumaan sa bukirin ng bulot. Pero pagdating nila doon, nagulat ang mga ito dahil hindi pwedeng daanan ang lugar. Sobrang nasira ang daan dahil sa sunod-sunod na ulan nitong mga nakaraang araw. Pinabalik nila ang sasakyan at naghanap ng ibang madadaanan, hanggang sa may nadaanan sila na nakamotor. Nagtanong ang driver sa mga ito at itinuro naman ang isa pang daan doon sa Barangay Basak. Nauna pa nga ang nakamotor sa kanila dahil doon din daw papunta ang mga ito. Matyagang sumunod ang bus sa mga nakamotor, hanggang sa baybayin na nila ang kagubatan ng Barangay Basak. Pero sa kalagitnaan ng biyahe nila, biglang pinasibad ng nakamotor ang kanilang sinasakyan. Kaya nagulat ang driver ng minibus at binilisan na din ang pagpatakbo ng sasakyan. Pero nang lumiko ito sa pinuntahan ng mga nakamotor, nagulat ang mga ito nang makitang wala nang lagusan pa ang kalsada na kanilang dinadaanan, at biglang nawala na din ang sinusundan nilang nakamotor. Bumaba itong si Manong Pablo, ang driver ng minibus, at tiningnan ang buong paligid. Pero wala na talagang lagusan pa, puro kakahuyan ang buong lugar. Kaya bumalik sila sa kanilang dinadaanan, pero lalong naligaw na sila doon sa kakahuyan, hanggang sa mapunta na naman sila sa isang dead-end na kalsada. Kaya lalong naguguluhan itong si Manong Pablo, pati ang mga pasahero ng sasakyan. Bumaba na din ang mga ito at sinipat-sipat ang buong paligid ng lugar. Pero kakahuyan lamang ang nasa paligid, hanggang sa magsalita na itong si Lululino. Ang sabi ng matanda, "Nako, mukhang napunta tayo sa lugar ng mga kaliwa." Napatitig sila kay Tatay Lino at nagtanong na ang pulis na kasama nila, "Ano ang ibig mong sabihin, Lulo? Ano ang ibig mong sabihin na kaliwa?" Si Tatay Mario na ang sumagot
sa tanong ng pulis. Ito ang kagubatan ng Basak, iho. Isang lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Mukhang nailigaw tayo ng mga ito. Ang mga nakamotor kanina, maaaring hindi mga tao ang mga yon. Malakas ang kanilang mga karga dahil hindi ko ito naramdaman. Tumitig din itong si Lolo Lino kay Tatay Mario dahil alam ng matanda na itong si Tatay Mario may mga taglay din ito. Itong si Tatay Mario, mula pa ng bata pa ito, natuto na ito sa mga orasyon at ilang bisis nang nakakaranas ng pakipagbakbakan sa mga aswang. Pati rin itong si Lolo Lino, may mga kaalaman din ito at may mga karga. Hindi nga lamang kasing lakas ng taglay ni Tatay Mario. Ang ilan sa kanila, may mga naririnig na din tungkol sa lugar na ito. Kaya nagpasya na ang grupo nila na maghanap ng lugar na malulustan. Dahil paggabi na, madilim na ang buong paligid. Pero makalipas pa ang ilang oras, wala ding nangyayari sa kanila. Kaya inihinto na nitong si Manong Pablo ang sasakyan. May iilan sa mga pasahero ang naiinis na, lalo na itong si Pio to Cesar. Nagmamadali pa naman ito na makauwi dahil may mga biniling mga grocery ito para sana sa kanilang hapunan. Sabi ni Lolo Lino na kung maari, dito na lang nila hihintayin ang mag-umaga at huwag silang maghiwalay. Ang dalawang kalalakihan na kasama nila, kinakabahan na ang mga ito, lalo na ang dalawang babae. Nakasiksik ang mga ito sa loob ng sasakyan. Habang nasa labas sina Manong Pablo, Luloy, ang pulis, sina Lolo Lino, pati sina Tatay Mario. Nag-uusap lamang ang mga ito habang nagpapalipas ng oras. Wala na silang magagawa pa. Dito na sila magpaumaga. Humantong ang kwentuhan nila tungkol sa lugar na ito. Maraming alam itong si Lolo Lino tungkol sa gubat ng Basak. Matagal na din ang panahon na may naririnig siya tungkol sa mga aswang na naninirahan dito sa lugar. Marami-rami na din na may nabiktima ang mga aswang na ito dito sa isla ng Sikihor. Kalimitan, mga napunta ng gubat at may ilang kaso din na mga naliligaw na manlalakbay at pati mga sasakyan dito napunta sa gubat. At ngayon nila napagtanto na sinadya talaga na iligaw sila ng mga aswang. Ilang sandali, pagsapit ng hating gabi, nakatulog na ang dalawang babae na kasama nila. Ang dalawang kalalakihan naman, pumasok na din ang mga ito sa loob ng sasakyan para maidlip. Pati nga sina Topper at Leo, pumasok na din ang magpipinsan doon sa loob. Tanging sina Tatay Mario, Lolo Lino at Espiritu Cesar kasama ang driver at konduktor ang nasa labas. Nagpapahangin, may naninigarilyo habang nag-uusap hanggang sa nagpasyang magpapahinga na din ang mga ito. Pero papasok pa lamang sila ng sasakyan nang may marinig ang mga ito na parang sigawan doon sa unahan. Kaya napalingon at nagtataka ang grupo nila. Tiningnan nila ang pinanggagalingan ng ingay. Nasa unahan ito, doon sa mas malalagong kakahuyan. May nakita din silang liwanag ang nandoon. Sa isip nitong si Pio to Cesar na baka may mga kabayan ang nandoon sa unahan. Ang sabi naman nitong si Lolo Lino na huwag silang magpalinlang. Baka nilinlang lamang sila ng mga aswang. Pero dahil nga sa kagustuhan na makauwi na ang pulis, pati na rin ang konduktor ng kanilang sinasakyan,
hindi nagpaawat ang mga ito. Pupuntahan nila ang pinanggagalingan ng ingay. Kaya itong si Tatay Mario, nakapagpasya na din ito na samahan ang dalawa. Baka kasi totoong mga aswang nga ang lumikha ng ingay at mapapahamak pa ang mga ito. Bili nito sa anak at pamangkin na sina Leo at Topher na wag silang lalayo. Lalong-lalo na kay Lolo Lino. Ilang sandali pa, mabilis nang umibis ang mga ito papunta doon sa lugar. Sumuot sila sa mga kakahuyan gamit ang dalang flashlight ni Pio to Cesar. Ito lamang ang tanging nagbigay ng liwanag sa kanila. Habang papalapit sila doon sa lugar, palakas ng palakas ang ingay na narinig nila. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na din nila ang lugar. Dahan-dahan na umusad ang mga ito habang nagtatago na sa mga punong kahoy. Dahil hindi pangkaraniwan ang kanilang nakikita. Dahil doon sa unahan, nakita nila ang ilan sa mga katao na parang sumasayaw-sayaw habang umiikot ang mga ito sa isang malaking misa na may nakapatong na dalawang bangkay ng tao. Tiningnan pa nila ito ng mabuti at hindi talaga sila nagkakamali. Mga tao talaga ang nasa gitna ng misa at tiningnan din nila ng mabuti ang mga nakapalibot nito habang sumasayaw. Ngayon, alam nilang may mali. Alam nilang hindi ito mga ordinaryong tao. Ilang sandali pa, tumigil na ang mga ito sa mga ginagawa. Nanatiling tahimik at nagmamasid lamang ang tatlo sa mga ginagawa ng mga ito. Natahimik ang buong lugar. Unti-unting humina na din ang apoy na ginagamit ng mga ito. Kinakabahan na sina Pito Cesar at nagpasyang umalis na lang doon sa lugar. Pero nang magsalita ang isang tao na pumagit na doon sa kanyang mga kasamahan, napatigil ang tatlo at pinakinggan nila ang sinasabi ng mga ito at pakiwari ni Tatay Mario. Maaaring ito na ang pinuno ng mga aswang. Batid at alam ni Tatay Mario na mga aswang ang kanilang nakikita. Ramdam na ramdam niya ang pwersa ng mga ito. Sabi ng pinuno ng mga aswang, "Ngayong gabi, magsaya tayo sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating lugar. Magpapasalamat tayo sa ating mga ninuno at mag-alay tayo." Pagkatapos, tumingin ito sa dalawang bangkay na nasa ibabaw ng misa. Hindi pa sapat ang dalawang ito. At tumingin ito sa dalawang kasamahan na nasa gilid ng misa. Tinawag ang mga ito ng pinuno ng mga aswang at hinawakan sa mga balikat. At sabi uli ng pinuno ng mga aswang, "Pero dahil sa ginawa ng dalawang ito, magiging masagana ang ating gagawing pag-alay. Oras na para puntahan ninyo ang gitna ng kagubatan kung saan nandoon ang mga taong gagawin natin na pang-alay." Lalong kinakabahan sina Pio to Cesar at Tatay Mario nang makilala nila ang mga mukha ng dalawa. Ang mga ito ang mga sakay ng motor na sinusundan nila kanina. Tama nga, sa kanyang hinala itong si Tatay Mario. Mga aswang ang nakasakay sa motor at sadya talaga na iligaw sila sa bukid na ito para gagawin na pang-alay sa kapistahan ng mga aswang. Nang makita nila ang pagtatalunan ng mga aswang papasok ng gubat, wala nang inaksayang oras sina Tatay Mario.
kumaripas na ang mga ito ng takbo pabalik sa kanilang sasakyan. Ngunit ilang minuto lamang ang nakalipas, napansin agad ni Tatay Mario na may mabilis na tumakbo sa kanilang likuran. Paglingon niya, kita niya ang dalawang aswang na kanina pa pala nagmanman sa kanila. Umaangil na ang mga ito at umaalulong. Kaya sabi ni Tatay Mario na kailangan nilang bilisan ang pagtakbo para marating agad ang sasakyan. Hindi pwedeng magkakahiwalay sila dahil madali lamang silang maatake ng mga aswang. Nanginginig na sa takot ang katawan nitong si Luloy. Kitang-kita nito kasi ang pagtatalunan ng mga aswang, pati na ang buong hitsura ng mga ito. Unang beses pa ngayon na nakakita ng aswang ang konduktor ng sasakyan. Pero itong si Pio to Cesar, kahit natatakot na ito, hindi pa rin ito nagpadaig sa kaba. Inihanda na nito ang dalang barel. Si Tatay Mario naman, nag-uusal na ito ng orasyon at kinuha nito ang daladalang patpat na galing sa mundo ng mga diablo. Ikinarga na din ang mga dasal para sa kanyang agimat ng Kristo. Ang iniisip ngayon nitong si Tatay Mario ay ang kanyang anak at pamangkin, pati na ang mga kasamahan nila na naiwan doon sa sasakyan. Baka mapahamak ang mga ito dahil papunta na doon sa sasakyan nila ang lahat ng mga aswang. Pero habang tumatakbo sila, napansin ni Tatay Mario na pabalik-balik lamang sila sa mga punong kahoy na kanilang dinadaanan habang sinusundan sila ng dalawang aswang. Huminto na sa pagtakbo itong si Tatay Mario at utos nito agad sa dalawang kasama. Baliktarin ninyo ang mga suot ninyong damit. Nagtataka pa ang pulis at nagtanong, bakit Tatay Mario? At bakit tayo huminto? Maaabutan tayo ng mga humahabol sa atin na mga aswang. Sagot naman ng matanda sa pulis, basta sundin ninyo agad ang aking sinasabi. Nilinlang tayo ng mga aswang. Kanina pa tayo pabalik-balik sa lugar na ito. Kaya habang sinunod ng dalawa ang sinasabi ni Tatay Mario, nilibot din nila ang kanilang paningin sa paligid. At tama nga itong si Tatay Mario. Matapos nilang baliktarin ang kanilang mga kasuotan, nakita nilang biglang nagbago ang lugar ng kanilang kinatatayuan. At ang dalawang aswang na humahabol sa kanila, biglang natumba na lang ang mga ito sa lupa at nagiging putol ng puno ng saging. Gulat na gulat ang dalawang kasama ni Tatay Mario, lalo na nang ilibot pa nila ang kanilang paningin sa buong paligid. Nasa paligid na kasi sila ng pangpang. Hindi na nila kayang abutin ng kanilang isipan ang mga nangyayari sa kanila na kabalaghan. Inaasa na lang nila ang kanilang kaligtasan kay Tatay Mario. Matapos na makapag-usal ng orasyon itong si Tatay Mario, sabi nito kay Luloy at Pio to Cesar na kailangan na nilang bumalik. Inilayo kasi sila ng mga aswang sa kanilang mga kasamahan doon sa gitna ng gubat. May nakita ang dalawa na mga alitaptap ang nasa unahan at ito ang kanilang sinundan sa pagtakbo. Ang mga nakikita nilang mga alitaptap ay ang mga kaibigan ni Tatay Mario para mas mapadali nila ang pagtuntun sa kanilang sasakyan. Tinawag at humingi na ng tulong itong si Tatay Mario sa kanyang mga kaibigan. Kahit madilim ang buong lugar at sumusuot pa sila sa mga kakahuyan,
mabibilis pa rin ang kanilang ginawang pagtakbo. Pero nang patawid na sila sa kabilang bahagi ng kakahuyan, papunta na sa kanilang sasakyan. Biglang naamoy ni Tatay Mario ang kakaibang baho ng mga aswang at naramdaman niya ang presensya ng mga ito sa paligid. Kaya huminto na din muna ito at sabi agad nito sa kanyang mga kasama na kailangan na nilang mag-ingat dahil nasa paligid ang mga aswang. Napasiksik agad itong si Luloy kay Tatay Mario at inihandang muli ni Pioto Cesar ang dalang baril. Dahan-dahan na ang pag-usad ng mga ito habang nakikiramdam itong si Tatay Mario sa buong paligid. Alam niyang inaabangan sila ng mga aswang. Habang sa kabilang banda, napabalikwas ng bangon itong si Lululino nang maramdaman ang presensya at ang mga paparating na mga aswang. Sumilip agad ito sa bintana ng sasakyan at tinitingnan ang buong paligid ng kakahuyan hanggang sa marinig niya ang mga mahihinang angil. Tulog na tulog pa rin ang kanyang mga kasamahan maliban lamang kay Tuper at Leo, nagising pa at hinihintay ang pagbabalik ng kanilang Tatay Mario. Nang mapansin ng dalawa na parang may inaaninag sa labas itong si Lululino, lumapit ang mga ito at nagtanong, "Bakit, Lululino? Ano ang tinitingnan mo sa labas?" "Sst! Huwag kayong maingay. Gisingin ninyo ang ating mga kasamahan. May mga paparating." "Ha? Sino ang mga paparating? Sila Tatay Mario ba?" "Hindi. Hindi sila. Mga aswang ang mga paparating. Kaya gisingin na ninyo ang mga kasamahan natin. Isarado ninyo ang mga bintana at pinto nitong sasakyan." Ang pag-uusap ng mga ito, hindi pa umimik agad ang dalawa. Sinipat-sipat muna nila ang labas at tiningnan ang sinasabi ng matanda na paparating na mga aswang. Kaya nagalit na itong si Lululino. "Ano ba? Kumilos na kayong dalawa." Ang bulyaw ng matanda. Kaya ginising na nila ang mga kasama nila sa loob ng sasakyan. Papungas-pungas pa ang mga ito habang kinukusot ang mga mata. Nang maintindihan na nila ang dahilan kung bakit ginising sila, agad na nakaramdam ng takot ang mga ito hanggang sa marinig na din nila ang ingay ng mga angil ng mga aswang sa paligid. Lalong kinikilabutan ang mga ito at nagsiksikan doon sa sulok ng sasakyan. Itong si Lululino, kinuha nito agad ang daladalang itak at humanda. Pati si Natuper, Leo at ang kasama pang dalawang lalaki, pumulot na din ang mga ito ng tubo na nakita nila sa loob ng sasakyan. Umaaligid at pumalibot sa kanilang sasakyan ang mga aswang. May iilan sa mga ito ang lumapit sa may bintana at ikinuskos ang mga matutulis nitong kuko na lalong ikinatakot ng mga nasa loob. Pero doon sa likuran, napalingon ang mga ito nang marinig nila ang kalabog na parang nababasag na salamin. Sa kanilang narinig, lalong nagtitili ang mga kasamahan nilang babae. Kinakabahan na din itong si Lululino dahil alam na nila ang ibig sabihin nito. Nabasag na ng mga aswang ang salamin sa likurang bahagi ng sasakyan at kailangan na nilang gumawa ng paraan. Humakbang na itong si Lululino at mabilis din na nakasunod si Natuper at itong si Leo na may dalang mga pamalo na tubo. Sabi ni Lululino sa dalawang lalaki na kasama nila
na huwag iwanan ang dalawang babae at maiwan muna sila doon sa unahang bahagi ng sasakyan. Habang naglalakad sina Lololino, nakita na nila ang pagpasok ng mga aswang doon sa nasirang bintana. Kaya tumakbo na ang matanda at nang maabutan ang mga aswang, hinampas kaagad nito sa hawak na itak. Kaya nang tamaan sa balikat ang isang aswang, napaungol ito at napatalon pabalik sa labas. Tumulong na din sina Tupir at Leo. Bawat naabot na mga aswang, pinagpapalo nila ang mga ito. Kaya nagunahan sa paglabas ng sasakyan ang mga aswang. Pero gumanti din ang mga ito ng kalmot. Kaya naabot ang braso nitong si Tupir. Mabilis naman ang kilos nitong si Lololino. Tinaga agad nito ang kamay noong aswang. Kaya nasusugatan ito ng malaki. Umaalulong ito at tumalo na din palabas habang patuloy na nagsisigaw dahil sa natamong sugat. Nagiging agresibo na ang iba pang mga aswang. Sinubukan na ng mga ito na basagin ang salamin doon sa unahan, pati na ang lahat ng mga salamin ng bintana. Kaya napatakbo na naman sina Lololino pabalik doon sa unahan. Mas lalong manganganib sila kung magkakahiwalay. Kinuha nila ang mga upuan at iniharang nila ang mga ito sa mga nabasag na salamin ng bintana. Pinatahan na din ng matanda ang dalawang babae na sigaw ng sigaw pa rin. Walang mangyayari sa atin sa pagsigaw ninyo. Kung hindi tayo lalaban, magiging pagkain tayo ng mga aswang na yan. May kinuha na isang buti ng langis itong si Lololino at ipinahid ito sa sugat ni Tupir sa braso. Patuloy pa rin sa pag-aligid ang mga aswang sa sasakyan habang umalulong at umaangil ang mga ito. Ang ilan naman sa mga aswang nagtalunan sa bubong ng kanilang sasakyan. Nakita din nila na parami na ng parami ang bilang ng mga ito. Habang sa kabilang banda, sa isang iglap, biglang umigpaw itong si Tatay Mario at gulat na gulat sina Luloy at Piyuto Cesar dahil sa bilis ni Tatay Mario. Hindi na nila nasundan pa ang mga ginagawa nito. At biglang narinig na lang nila ang pagsigaw nung isang aswang dahil inatake na pala ito ng matanda ng mga hampas gamit ang patpat. Bawat tamaan ng atake ni Tatay Mario, agad na mamimilipit ang mga ito sa sobrang sakit. Isa-isang pinaghampas ng matanda ang anim na mga aswang na nakaabang sa kanila. Kumilos na din itong si Piyuto Cesar. Pinaputukan niya ang mga aswang na nagtatalunan doon sa kakahuyan at sumunod na ito sa pagtakbo kay Tatay Mario. Kaya itong si Luloy na nanginginig pa ang buong katawan dahil sa takot, napasunod na din ito sa pulis. Patuloy ang ginawang pag-atake ni Tatay Mario sa mga aswang doon sa kakahuyan. Maririnig mo agad ang mga hiyawan ng mga ito nang matamaan ng mga hampas ng matanda. Hindi ordinaryo ang hawak na patpat ni Tatay Mario dahil galing pa ito sa mundo ng mga diablo. Kaya bawat tama nito sa mga aswang, pakiramdam ng mga ito parang hinihiwa at sinusunog ang kanilang mga katawan. Tatlo na ang napatay nila. Nakabulagta na ang mga ito. Sunod-sunod naman ang tama ng baril doon sa isa pang aswang. Kaya hindi na nito magawang makatalon at makatakas pa. Natumba na ito sa lupa at tuluyan ng binawian ng buhay. Habang ang dalawang natira, tinapos na din ang mga ito ni Tatay Mario. Hindi pumapatay
ng aswang itong si Tatay Mario. Pero sa pagkakataon na ito, dapat niya itong gawin. Kung hindi, baka sila pa ang mapahamak. Tumahimik na ang kakahuyan. May ilang galos itong si Tatay Mario, pati na rin itong si Pioto Cesar. Nakikiramdam muna ang mga ito at ilang sandali, sabi ng matanda sa dalawa, "Tara na, kailangan ng tulong ang ating mga kasamahan." Kaya mabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Habang tumatakbo, pasilip na tiningnan ni Pioto Cesar ang kasama nilang matanda na si Tatay Mario. Hanggang ngayon kasi, hindi pa makapaniwala ang mga ito sa ipinakitang bilis at lakas na hindi natulad ng normal na tao. Sa tingin pa nga ng pulis, kahit na bala ay kayang iwasan nitong si Tatay Mario dahil sa sobrang bilis nito. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo ng mga ito, palabas na sila ng kabilang bahagi ng gubat at rinig na nila ang angil at ingay ng mga aswang doon sa unahan. Alam na ito ni Tatay Mario. Ang mga aswang na naririnig nila ay ang mga aswang na sumasalakay doon sa kanilang sasakyan. Lalong kinabahan itong si Tatay Mario. Baka kung ano na ang nangyayari sa kanyang anak at pamangkin. Hanggang sa tuluyang makita na nila ang kanilang sasakyan, mas lalong kinikilabutan itong si Tatay Mario nang makita ang maraming mga aswang na nakapalibot sa kanilang sasakyan. May ilan pa sa mga ito ang nasa bubungan at kita din nila ang mga basag na salamin ng bintana. Mabilis nang nag-uusal itong si Tatay Mario ng mga orasyon at pagkatapos, mabilis na itong tumakbo. Kailangan niyang iligtas ang mga kasamahan na nasa loob ng sasakyan. Napatakbo na din sina Pioto Cesar at itong si Luloy at nakahanda na ang mga ito. Nang makalapit na itong si Tatay Mario, napakabilis na hinampas sa dalang patpat ang mga aswang. Dalawa agad ang kanyang tinamaan at napahiyaw agad ang mga ito dahil sa sobrang sakit habang tumalon papalayo. Sa gulat ng ibang mga aswang, nagpulasan agad ang mga ito. Marami ang nagtatalunan doon sa mga kakawyan at doon sa mga damuhan. Habang ang mga nasa bubong ng sasakyan, tumalo na din ang mga ito sa likod. Pero saglit lamang ang mga yon. Dahil muling bumalik ang mga ito ng talon at papasugod na agad sa kanilang tatlo. Kaya itong si Pioto Cesar, nagpaputok na din ito ng sunod-sunod. Punteriya ang mga aswang. Itong si Luloy, dumiritso ito ng takbo papasok ng kanilang sasakyan. Nakita kasi nitong si Luloy na nakahiga na ang kasamang driver nila na si Manong Pablo. Nawala na din kasi ito ng malay nang matamaan ng mga kalmot ng mga aswang at nauntog ang ulo nito sa tubo na nasa loob ng sasakyan. Dinaluhong na sina Tatay Mario at Pioto Cesar ng napakaraming mga aswang. Nang makita naman nila ito ni Lululino, mabilis na din na lumabas ang mga ito ng sasakyan. Nagkaroon ito ng lakas ng loob nang makita itong si Tatay Mario na pinaghampas na ang mga aswang sa dalang patpat at bawat tamaan agad na mamimilipit ang mga ito dahil sa sakit. Batid ng matanda na hindi ordinaryong patpat ang hawak nitong si Tatay Mario. Nang makalabas na ng sasakyan itong si Lululino,
agad na pinagtataga ang mga aswang sa hawak na itak. Habang itong si Pietro Cesar, tumakbo ito papalapit kay Tatay Mario habang patuloy na pinaputokan ang mga gustong abutin siya ng mga kalmot ng mga aswang. Habang itong si Tatay Mario, sobrang bilis nito na hindi na nila halos masundan sa tingin ang galaw ng matanda. Lumabas na din sina Tuper at Leo at tumulong na din ang mga ito. Gamit ang mga pamalo na tubo, pinaghampas nila ang lahat ng mga aswang. Wala nang pakialam pa ang mga ito. Kahit na tinamaan na sila ng mga kalmot, patuloy pa rin ang grupo nila sa pag-atake sa mga aswang. Pati ang dalawang lalaki na kasama nila at itong si Luloy. Lumabas na din ang mga ito at tumulong sa labanan, habang naiwan ang dalawang babae na nasa loob at nag-iiyak na sa sobrang takot. Nang malingat itong si Pietro Cesar, nahablot ito ng tatlong mga aswang at hinila na ito papunta doon sa kakahuyan. Nagsisigaw na ang pulis habang humihingi ito ng tulong. Ramdam niya kasi ang pagbaon ng mga kuko sa kanyang braso at paa habang kinakaladkad siya. Amoy din niya ang napakasangsang na baho ng mga aswang at ang papangit ng mga itsura nito, kitang-kita na ng pulis. Sanay man sa labanan itong si Pietro Cesar, pero sa pagkakataong ito, nakaramdam na ito ng sobrang takot at kaba, lalo na nabitiwan niya ang hawak niyang barel. Kita niya sa unahan ang tumatakbong sina Lololino papasunod sa kanya. Pero sa tingin ng pulis, malabong maabutan siya ng mga ito dahil sa bilis ng paghila sa kanya ng mga aswang. Pero sa isang iglap, may isang nilalang ang mabilis na umibis at napahiyaw na lang ang isang aswang nang tamaan ito ng palo ng patpat sa ulo. Napasubsob ito sa lupa habang patuloy sa pamimilipit sa sakit. Ang isa naman, hinawakan ito ni Tatay Mario at iniuntog sa puno ng kahoy ang ulo nito hanggang sa matumba ito sa lupa at mawala ng malay. Ang isa pang aswang, akmang tatalon sana ito papalayo, ngunit nahawakan na ng matanda ang mga paa nito at hinila ito pabalik. Pagkatapos, sunod-sunod na paghampas na ang kanyang ginawa hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Kahit may mga sugat itong si Pietro Cesar, pilit pa rin itong tumatayo. "Tatay Mario, ikaw pala. Maraming salamat at iniligtas mo ako." Sagot naman itong si Tatay Mario na parang nag-uusal pa rin ng mga orasyon. "Pietro Cesar, kailangan natin na makalabas agad dito sa loob ng gubat. Mas mapapalibutan tayo at madaling maatake ng mga aswang." Kaya mabilis nang tumakbo ang dalawa palabas ng kakahuyan. Rinig pa rin nila ang ingay at mga sigawan, pati ang mga angil at mga alulong ng mga kampon ng kadiliman sa paligid. Sa labas, saktong pagdating nila ni Lololino, habang patuloy naman na umaligid ang mga aswang sa kanila. Mabilis nang bumalik ang mga ito sa kanilang sasakyan dahil narinig nila ang mga sigawan ng kasama nilang dalawang babae. At ilang saglit pa, biglang nawala itong si Tatay Mario sa kinatatayuan ito. Mabilis na itong umibis papunta doon sa sasakyan dahil pilit na din na hinahaltak ang dalawang babae ng mga aswang palabas ng minibus, pati nga ang walang malay na si Manong Pablo. Ang driver ng sasakyan nila, hinihila din ito
ng mga aswang. Kaya nang maabutan ni Tatay Mario ang mga ito, mabilis na pinaghampas ang mga aswang na may hawak sa dalawang babae na kasama nila. Habang sina Lulolino, inatake ng mga ito ang mga aswang na humihila kay Manong Pablo. Patuloy ang sigawan ng mga aswang sa bawat tama ng hampas ni Tatay Mario, hanggang sa biglang nagpulasan na lang ang mga ito palayo. Mabilis na tumalon ang mga ito doon sa mga damuhan at mga kakahuyan. Nagulat ang grupo nila ni Tatay Mario. Nagtataka ang mga ito kung bakit biglang nagpulasan na lang ang mga ito palayo at iniwan na lang ang ibang mga kasamang aswang na nakabulagta sa paligid. Tinulungan agad nila ang mga sugatan, lalo na ang dalawang babae, itong si Pietro Cesar at Manong Pablo na nagkamalay na. Inutusan ni Tatay Mario ang mga ito na ipasok sa loob ng sasakyan, at ilang sandali may naaninag na liwanag itong si Tatay Mario. Ngayon niya napagtanto na kaya pala nagunahan ang mga aswang sa paglayo dahil papasikat na ang haring araw. Alas 5 na ng umaga, sabi nito kay Lulolino. Mukhang inabot na ng umaga ang pakipaglaban natin sa mga aswang, Lulolino. Ligtas na tayo. At nang unti-unting sumilay na ang liwanag sa paligid, kita nila na unti-unting umuusok ang mga nakabulagtang katawan ng mga aswang sa paligid. Marami din silang napatay sa hanay ng mga aswang. Kahit papano, nakaramdam ng ginhawa ang lahat. Ligtas na sila at makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Mabilis na pinaandar ng pulis ang kanilang sinasakyang bus dahil hindi pa kaya mag-drive nitong si Manong Pablo. Naghanap agad sila ng malalabasan sa kagubatan. Sira-sira ang kanilang sasakyan at basag pa ang mga salamin nito. Pero wala na silang pakialam. Ang importante ngayon, makalabas sila ng gubat. Sabi nitong si Lulolino, "Swerte pa rin namin, Mario, at nakasama ka sa sasakyan na ito. Dahil kung hindi, maaaring nagiging hapunan na kami ng mga aswang na yon." Hindi papayag ang Panginoon na magtagumpay ang kadiliman, Lulolino. Mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Sigurado akong malaking dagok sa kanila ang maraming pagkamatay ng mga aswang. Ang pag-uusap ng dalawa, ilang sandali pa nang makakita ng labasan ang mga ito, mabilis na pinaharurot ni Pietro Cesar ang sasakyan hanggang sa baybayin na nila ang highway. May ilan na silang nakakasalubong na mga sasakyan. Mapapalingon na lang ang mga ito sa kanila nang makita ng mga ito ang sira-sirang bintana ng kanilang sinasakyan. Pero lahat sila ay saksing buhay na ang kabukiran at kabundukan ng basak ay sobrang delikado dahil pinamumugaran ito ng mga aswang. Thank you.
sa maliit na bayan ng Bulot, nakatira ang mag-ina na Lucia at Lucas. Patay na ang asawa nitong si Lucia ilang taon na ang nakaraan. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Nakita na lang kasi nila itong walang buhay doon sa gilid ng sapa. Walang marka ng anumang maaaring sanhi ng pagkamatay nito. Kinalimutan na lamang ito ni Lucia at nagpatuloy sa buhay kasama ang nag-iisang anak nila na si Lucas. Ang ama nitong si Lucas na si Lucay, may lahi ito sa pagiging halimaw na namana pa nito sa ama na isang amaranhig. May kakaibang kakayahan din ang ama nitong si Lucas, kaya nagiging interesado sa kanyang buhay ang karamihan sa mga kampo ng kadiliman. Itong si Lucas, namana din ito ang ilan sa mga kakayahan ng kanyang ama. Itinago lamang ito ni Lucia sa takot na baka matulad itong si Lucas ng kanyang ama. Hindi na niya kakayanin pa na pati ang kanyang anak mapatay na naman ng mga taong gahaman sa kapangyarihan. Mula pa ng bata itong si Lucas, sa tuwing nagagalit ito o napipikon, biglang mamumula ang kanang mata nito at may mga ugat-ugat na lilitaw. May kakaibang lakas din ang kanang braso nitong si Lucas, bukod sa mga matutulis na mga kuko na magsilabasan. May kakaibang liksi din ito na tulad ng isang lobo. Kaya mahigpit ang bili ni Lucia sa anak na kahit ano ang mangyayari, hindi gagamitin ito ang mga kakayahan. Maglabing walong taong gulang na itong si Lucas ngayon. Mabait at masunurin. Laging katulong ito sa mga gawain ni Lucia, lalo na sa gawain sa bukid, doon sa kanilang taniman ng mga gulay. Nang magkasakit itong si Lucia, tanging itong si Lucas ang nangangalaga ng kanilang mga taniman at mga alagang hayop. Ito rin ang nagbibinta doon sa bayan ng kanilang mga ani ng mga prutas at gulay. Isang araw, dahil sa may sakit itong si Lucia, tanging si Lucas na naman ang nagdala ng kanilang mga aning kalabasa doon sa bayan para ibinta ito sa merkado. Alas 11 pa lamang ng tanghali, ubos na ang lahat na paninda ni Lucas. Masaya itong papauwi dahil malaki-laki din ang kita nito. Dumaan muna ito sa may tindahan at bumili ng ulam nila ng kanyang ina. Pagkatapos, nagmamadaling naglalakad na itong si Lucas papauwi sa kanila. Ang bahay nila, nakatayo ito sa gilid ng kanilang maisan. Aabutin din ng isang oras bago marating ito galing doon sa merkado. Ngunit nang papasok na sana itong si Lucas ng kakahuyan papunta na sa kanilang bahay, agad niyang nasipat ang apat na kalalakihan ang nakaharang sa kanyang daraanan. Dahil hindi naman niya kilala ang mga ito, patuloy lang sa paglalakad itong si Lucas at dinadaanan lamang ang mga ito. Ngunit makailang hakbang lamang itong si Lucas galing sa mga ito, biglang pumihit ang apat papasunod sa kanya at bumunot na ang mga ito ng mga patalim. Mabilis na hinablot siya noong dalawa at itinulak doon sa isang puno ng kahoy. Sa lakas ng pagkatulak, muntik pang bumagsak sa lupa itong si Lucas. Gulat na gulat ang binata at hindi inasahan ang gagawin ng apat. Matapos na sapakin itong si Lucas, tinutukan na ito ng mga patalim at pilit na kinuha
ang pirang kita niya galing sa pagtitinda. Siyempre, pumalag itong si Lucas dahil pinaghirapan nila iyon. Ngunit sunod-sunod na ang kanyang natanggap na sapak. Natumba at napaluhod sa lupa itong si Lucas. At sapo agad ang nanakit na tiyan at ang panga na may tumutulong dugo. Namumula na ang kanang mata nitong si Lucas. Ngunit naalala nito ang laging sinasabi at ang mahigpit na bilin ng kanyang ina na kahit na anuman ang mangyayari, huwag na huwag gagamitin niya ang kanyang mga kakaibang kakayahan. Kaya walang nagawa ito kundi napaluha na lamang at pinapanood ang pagtakbo ng apat na kalalakihan papalayo. Ilang sandali pa ang lumipas nang makabawi ng lakas itong si Lucas. Dahan-dahan itong naglalakad papauwi sa kanila habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Pagdating nito sa bahay, agad na sinabi nito ang mapait na sinapit galing sa mga magnanakaw. Niyakap na lamang ito ng ina at lihim din na nagpapasalamat na hindi nito ginamit ang mga kakayahan. Pabayaan mo na lang ang mga iyon, anak. Ang importante, ligtas kang nakauwi. Lumipas ang mga araw habang papauwi itong si Lucas galing sa kanilang taniman ng gulay. Nagulat ito nang may biglang humarang sa kanya na isang matanda. Sa pagkakataon na yon, nag-iisa lamang itong si Lucas na pumunta sa kanilang taniman dahil may importanteng nilalakad ang kanyang ina. Napahinto sa paglalakad itong si Lucas at napatitig doon sa matanda. Hindi rin niya kilala ito at unang bisis niyang nakita ito sa kanilang lugar. Nang biglang lumapit ito sa kanya, napaatras itong si Lucas. Naamoy din niya ang baho nito. Sabi ng matanda, "Isa kang pinagpala. Napakalakas ng mga kakayahan mo. Pero mag-iingat ka dahil sa mga taglay mong kakaibang lakas, may darating na mga pagsubok sa iyong buhay." At sa isang iglap, biglang nawala ito sa kanyang harapan. Takang-taka itong si Lucas. Sino kaya ang babaeng yon? Bakit alam nito ang kanyang tunay na pagkatao? At ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi ng matanda? Pagka-uwi ni Lucas sa kanilang bahay, hindi na nito sinabi pa sa kanyang ina ang mga nangyari. Alam niyang pagsabihan na naman siya nito. Lumipas pa ang dalawang araw. Pumunta ng bukirin itong si Lucas para mangunguha ng iilang gulay. Habang ang kanyang ina na si Lucia, lumuwas ito ng bayan para magtinda ng mga gulay. Pagka-uwi ni Lucas, nagtataka ito kung bakit wala pa ang kanyang ina. Alas 5 na ng hapon. Kadalasan, alauna o alas 2, nakaka-uwi na ito. Naghintay pa ng isang oras itong si Lucas. Nang hindi pa umuwi ang ina, nagpasya na ito, nasundan ito doon sa merkado ng bayan. Ngunit makailang hakbang pa lamang itong si Lucas galing sa kanilang bahay, napatigil ito sa paglalakad nang makita ang dalawang babae na kapitbahay nila. Nagmamadali ang mga ito at humahangos. Nang makalapit ang mga ito sa kanya, agad na ibinalita ang masamang nangyari sa kanyang ina. Dinala daw ito ng ospital dahil may mga natamong mga saksak ito sa iba't ibang parte ng katawan. Inaabangan daw ito ng mga magnanakaw sa pag-uwi at kinuha ang mga kitang pira sa pagtitinda. Nang manlaban daw ito, pinagtutulungan na itong saksakin
ng 5 mga kriminal. Sa narinig ni Lucas, parang mawawalan na ito ng ulirat. Hindi niya alam kung ano ang dapat na gagawin at maramdaman. Nagising na lamang ang kanyang diwa nang hilahin na siya ng 2 kapitbahay nila para puntahan ang ina na nasa ospital. Pero lalong paghinagpis ang naramdaman nito nang maabutan na walang buhay na ang pinakamamahal na ina. Napasigaw na lamang itong si Lucas habang umiiyak. Sobrang sakit ang kanyang naramdaman na ang nag-isang tao na pinakamamahal ay nawala na. Napaiyak na din ang mga kapitbahay nila. Awang-awa ang mga ito kay Lucas. Saksi sila sa sobrang malapit sa isa't isa ang mag-ina. Alam nilang mahal na mahal ni Lucas ang kanyang inang si Lucia. Lumipas ang mga oras. Hindi na namalayan pa ni Lucas na nakauwi na sila ng bahay. Pinalibing din agad nila itong si Lucia dahil wala naman silang alam na kamag-anak nito sa kanilang lugar at wala din silang pambayad para pang-imbalsamo. Kinagabihan, nakaupo itong si Lucas sa kanilang pantawan at malalim ang mga iniisip nito. May mga luha pa rin na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ilang sandali pa, biglang namumula ang kanang mata nito. Ngayon, nawala na ang kanyang ina. Wala nang dahilan para pigilan pa ang kanyang sarili. Wala nang dahilan para itago ang mga kakayahan. Gagamitin niya ito. Gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan para ipaghiganti ang namatay na ina. Lintik lang ang walang ganti ang nasa isip ngayon nitong si Lucas. Papatayin niya ang lahat na nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ina, pati na ang mga magnanakaw na nambugbog sa kanya. Ilang saglit pa, biglang nawala sa kinaupuan itong si Lucas. Napakabilis nitong umigpaw at biglang nawala sa kadiliman. Hahanapin na niya ngayong gabi ang mga kriminal at mga tulisan. Mabilis nang tumatakbo sa damuhan itong si Lucas. Amoy na niya ang mga baho ng mga taong pumatay sa kanyang ina. Mabilis na tumakbo sa mga damuhan itong si Lucas at pagkatapos tumalon doon sa mga batuan hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa isang bahay na nasa tabi ng dalampasigan. Isang lumang bahay na napapalibutan ng lumang bakod na gawa pa sa mga kawayan. Ngayon, sigurado si Lucas na nasa loob ang mga taong naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ina. Sa isang iglap, tumalon itong si Lucas sa bakod, papasok, at pagkatapos, mabilis nang umakyat ito sa isang puste ng kahoy na malapit lamang sa bahay at sinipat-sipat ang kaloob-looban. May ilang nakita itong si Lucas doon sa sala at mayroon din doon sa may kusina. Namula na sa galit ang kanang mata nitong si Lucas. Napaluha uli ito nang maalala ang sinapit ng kanyang ina. Tumalon ito ng bubong ng bahay at pagkatapos umigpaw ito papasok sa bintana ng sala. Gulat na gulat ang apat na nandoon sa bigla ang pagsulpot ni Lucas. Nakilala agad ni Lucas ang 2 sa mga taong nasa sala. Ang 2 ito ang nangbugbog sa kanya at kumuha din sa kanyang pira. Umatras ang mga magnanakaw at kumuha agad ng mga patalim at baril. Sumigaw na din ang isa sa kanila
para ipaalam sa lahat at sa iba pang kasamahan na may nakapasok na kalaban sa loob. Ngunit biglang nawala itong si Lucas sa kanyang kinatatayuan at bumagsak na lamang ang dalawa sa mga tulisan. Isang tama ng kalmot sa liig ang ikinamatay noong isa at dalawang kalmot naman sa dibdib ang isa pa. Wakwak ang dibdib ng tulisan at agara na namatay pagbagsak nito sa sahig. Matapos na gawin yon ni Lucas, umigpaw muli at nagpakawala ng magkasunod na kalmot sa isa pang tulisan. Kaya nang bumulagta ito, warat-warat ang buong katawan. Habang ang tatlong nasa kusina, nang marinig nila ang ingay doon sa sala, mabilis nang tumakbo ang mga ito papasok ng sala. Ngunit bumulaga sa kanila ang pagkatumba ng isa nilang kasama. Bumulagta ito sa kanilang daraanan at ang nakakapangilabot pa, wala na itong ulo. Kinuha ng mga ito ang kanilang mga baril at pumasok na doon sa sala. Ngunit wala na silang nakita at naabutan pa. Dumungaw sila doon sa nakabukas na bintana. Ngunit hindi nila nakita itong si Lucas na nakakapit sa kisame doon sa may sala. Nang tumalon na ito, bagsak agad ang isa na nasa likuran nang tamaan ito ng mga sapak ni Lucas. Paglingon naman ng dalawa, bumulaga sa kanila ang mga pagkalmot ni Lucas sa isa at pagkatapos, inihagis pa ito palabas ng bintana. Habang ang isa, hinila niya ito at pagkatapos itinarak ang matutulis na kuko sa dibdib. Lumabas agad ang masaganang dugo galing sa sugat at sa bibig nito at agara na binawian ng buhay. Sa nangyaring komosyon sa loob ng bahay, mabilis na umakyat sa loob ang mga kasamahan ng mga ito at nakita nila ang mga katawan ng kanilang mga kasamahan na nagkalat at patay na. Kaya ang dalawa mabilis na lumabas at sumakay sa kanilang mga sasakyang motor para makaalis at makatakas. Napalingon itong si Lucas nang marinig ang andar ng motor sa labas. Umigpaw kaagad ito palabas at hinabol ang mga papalayong mga nakamotor. Ayaw niyang may makatakas at magiging saksi sa kanyang ginawa. Tatapusin na niya ang lahat ng mga kriminal na ito. Ngunit biglang naghihiwalay ng landas ang dalawang nakamotor na tulisan. Ilang sandaling nag-iisip itong si Lucas bago niya sinundan ang isa. Napakabilis na tumalon sa mga damuhan at tumakbo itong si Lucas hanggang sa nagpalipat-lipat na ito sa itaas ng mga kakahuyan. Pagkatapos, dinamba agad ang isang nakamotor. Binitbit ito ni Lucas at pinilipit pa ang liig nito hanggang sa mamatay. Hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Lucas. Muling tumakbo ito para habulin sana ang isa pa na papalayo. Ngunit nang maabutan niya ito doon sa kabilang bahagi ng kalsada, nakatumba na ang motor at nawala na ang nakasakay. Sinubukan pang hanapin ito ni Lucas. Ginamit niya ang lakas ng kanyang pangamoy. Ngunit wala na talaga. At makalipas lamang ang ilang sandali, nilisa na ni Lucas ang buong lugar. Mabilis itong tumakbo pabalik sa kanilang lugar. Pero hindi na ito bumalik pa sa kanilang bahay. Papunta ito ngayon doon sa isang mabundok na bahagi ng lugar. Malimit na pinupuntahan niya ito kapag gusto niyang mapag-isa. Noong nabubuhay pa kasi ang kanyang ama noong bata pa siya, sa lugar na iyon, malimit siyang dinadala.
ang gagawin nilang mag-ama doon. Magpapahinga ang mga ito habang pinagmamasdan ang kagandahan ng buong paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nakapatong na itong si Lucas sa isang napakalaking puno ng kahoy habang tanaw ang buong paligid. Nakaramdam ng ginhawa itong si Lucas dahil sa sobrang ganda ng lugar. At sa isip nito, simula sa gabing ito, hindi na muling makikita pa ng mga tao sa kanilang lugar itong si Lucas. Hahayaan niyang isipin ng lahat na tao na wala na siya sa lugar kasabay ng pagkawala ng kanyang ina. At ngayon, napatay na niya ang lahat na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Kaya medyo magaan na ang kanyang pakiramdam. Pero ang plano at balak niya ngayon, linisin ang buong lugar. Hindi na niya hahayaan pa na maulit ang nangyari sa kanyang ina sa ibang tao. Lahat na makikita niyang mga masasamang loob, lahat na mga kriminal sa kanilang bayan, tatapusin niya. Kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol sa pagkakapatay sa mga tulisan at palaisipan sa lahat, lalo na sa mga pulis, ang nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Dahil sa mga kalmot at wakwak pa ang dibdib noong dalawa, may naputulan pa ng ulo sa lahat ng mga nangyaring krimen sa lugar. Unang bisis lamang ito na ganun kalala at kabrutal ang pagkapatay. Sa isang lihim na lugar, nag-uusap ang apat na mga katao. Ang isa sa mga ito ay ang isang tulisan na nakatakas sa kamay ni Lucas doon sa isang lumang bahay. Isinalaysay nito ang mabangis na pagpatay ng isang halimaw sa kanyang mga kasamahan. Ang tatlong kasama naman nito ay ang mga antinggero sa kanilang lugar, at ang mga ito ang nagpasimuno sa mga nakawan at patayan sa kanilang bayan. Nagkalat ang mga tauhan ng mga ito sa buong lugar. Sabi ng pinakapinuno ng mga ito, "Santos, mabuti at nagamit mo agad ang iyong mga kakayahan at nakatakas ka sa halimaw na iyon. Kailangan na imbestigahan natin kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng ating mga tauhan. Natitiyak kong hindi ito basta-bastang tao lamang." "Pinunong Luca, natandaan mo pa ba ang napatay natin na si Lucay, ang antinggero at halimaw na pakialamiro at naninirahan doon sa gilid ng bundok, ang sabad ng isa sa tatlo?" "Oo, buddy. Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan?" "Noong nakaraang araw, may nabalitaan akong pinagnakawan at pinatay ng ating mga tauhan, at ang pangalan ay Lucia. Lucia din ang asawa ni Lucay, at may anak sila na ang pangalan ay Lucas. Alam natin pareho na hindi normal na tao si Lucay. May lahi itong halimaw, at sigurado ako na napamanahan din ang kanyang anak sa pagiging pagkahalimaw. Mahinala ako na baka ito ang nasa likod ng mga pag-atake bilang paghiganti sa kamatayan ng kanyang ina." Natahimik ng ilang segundo itong si Luca at nag-iisip, "Maaring tama nga ang sinasabi ng kanyang kasama. Maaring itong si Lucas nga ang umatake at pumatay sa kanyang mga tauhan." Ang plano nila ngayon, imbestigahan ang lugar ng dati nilang kalaban, ang ama ni Lucas.
sa oras na iyon. Agad na umalis ang mga ito, papunta doon sa lugar nila ni Lucas. Makalipas lamang ang ilang oras, nagmanman na ang mga ito sa buong lugar, pati na doon sa kabahayan at doon sa dating tirahan nila ni Lucas. Habang itong si Lucas, nakapatong lamang ito sa isang mataas na punong kahoy at pinagmasdan ang kagandahan ng lugar. Ngunit ilang sandali, biglang napakurap ito nang may maramdaman na kakaiba. Parang nangangati ang kanyang mga kamay at nagsilabasan ang mga kuko nito sa kamay at paa. Alam na ni Lucas ang ibig sabihin nito. May mga kalaban na sakop sa kanyang pang-amoy at pakiramdam. Kaya nagtataka itong si Lucas. Sino ang mga kalaban na malapit lamang sa kanya? Tumalon ito at umakyat pa sa pinakadulo ng punong kahoy at nilibot ang paningin sa paligid. Pinatindi din ito ang kanyang lakas sa pakiramdam. Makalipas ang ilang minuto, napagtanto nitong si Lucas na may mga kampo ng kadiliman ang nakakapasok sa kanilang lugar. Masama agad ang kanyang kutob sa isip niya. Baka kasama sa mga ito ang pumatay sa kanyang ina at ng kanyang ama. Ilang taon na din ang nakalipas. Biglang namumula ang kabilang mata ni Lucas at galit na ito. Tumalon ito galing sa itaas ng puno at pagbagsak sa lupa. Napakabilis nitong tumakbo papalayo doon sa lugar. Tumakbo ito papunta sa kanilang lugar, doon sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, pagdating ni Lucas, malapit lamang sa kanilang bahay, umakyat ito sa isang puno ng kahoy at muling sinipat-sipat ang buong paligid at pinakiramdaman, hanggang sa nakita na niya ang kinaroroonan ng mga kalaban. Nasa damuhan ang mga ito at umuusad na parang papunta ang mga ito sa kanilang bahay. Sa namuong galit sa dibdib nitong si Lucas, mabilis itong bumaba at tumakbo papunta sa mga kampo ng kadiliman. Habang ang grupo ng mga kriminal, agad nilang naramdaman ang paparating na si Lucas dahil na rin sa mga taglay na mga agimat at karga na kakayahan ng mga ito. Kaya sigaw agad ng pinuno nila na si Pinunong Luca na kailangan na nilang humanda. Nandito na sa paligid ang halimaw. Humanda na kayo. Ikinarga na nila ang mga taglay na agimat at inihanda ang dalang mga armas. Pero bago pa sila makakilos, biglang may isang nilalang ang humahagibis sa kanilang kinaroroonan. At pagkatapos, bigla din itong nawala. Biglang bumagsak na lamang ang isa sa mga kriminal at namatay. Wakwak ang liig nito. Agad na kumilos ang mga kriminal. May nag-uusal ng mga orasyon. Mayroon ding hinahagilap agad kung saan nagpunta at nagtago ang umaatake sa kanila. Sabi ng pinuno nila, "Mag-iingat kayo. May taglay na kakaibang bilis ang kalaban natin ngayon. Huwag ninyong gamitin ang inyong mga barel. Baka mabulabog pa ang lahat na naninirahan sa lugar na ito." Pagkatapos, hinahalughog nila ang buong kakahuyan. Dito na muling umatake itong si Lucas. Balak niyang patumbahin ang mga ito isa-isa. Inatake niya ang napahiwalay na tatlong mga kriminal na papasot doon sa kakahuyan. Huli na nang maramdaman ng isa
ang ginawang pag-atake ni Lucas. Inabot ang ulo nito at binitbit. Pagkatapos, pinagkakalmot ang likod at batok. Pagbagsak nito sa lupa, patay na ito agad ng bitiwa ni Lucas. Pagkatapos, pumihit ito at inatake ang dalawa pa. Gamit naman ang kanilang mga armas, hinampas at pinagtataga nila si Lucas. Pero sa angking bilis ni Lucas, hirap nilang matamaan ito. Wasak ang dibdib noong isa at agara na binawian ng buhay ng matamaan ng mga kalmot. Habang ang isa, umikot paigpaw itong si Lucas sabay nagpakawala ng mga kalmot at sipa. Napasandal na lamang sa punong kahoy ang isa at dahan-dahan na bulagta sa lupa. Ilang bisis nang gumawa ng orasyon ang mga kalaban, ngunit hindi ito umubra kay Lucas. Nagmamadali ang mga kriminal na puntahan ang kabilang bahagi ng gubat kung saan naririnig nila ang maikling hiyawan at pag-igik. Pagkatapos, bumulaga sa kanila ang mga bangkay ng kanilang kasamahan. Sabi nitong si Santos, "Kakaiba ang lakas niya, Pinunong Luka. Hindi siya kayang tablan ng ating mga orasyon. Kailangan na muna natin na umatras." Ang sagot naman ng pinuno nila, "Duwag. Patayin natin ngayon din, Santos, ang halimaw na iyan. Napatay nga natin ang kanyang ama. Patayin din natin ang kanyang anak." Habang itong si Lucas, nang marinig niya ang sinabi ng pinuno ng mga kriminal, lalong nagwawala ito sa galit. Dalawang mata na ang namumula ni Lucas. Mas humaba pa ang kanyang mga kuko at tinubuan na siya ng pangil. Bahagyang lumaki na din ang kanyang katawan at tinubuan ng mga balahibo. Biglang tumalon itong si Lucas papasugod sa mga kriminal na dahan-dahan nang ginagalugad ang kakahuyan. Labing isa ang natitira sa mga kriminal at balak ni Lucas na patayin ang lahat ng mga ito sa mabilisan na paraan. Biglang napagulong ang pinuno ng mga kriminal nang subukan itong abutin ni Lucas, kaya ang kanyang nahawakan ang isa na nasa likuran. Gumulong-gulong itong si Lucas habang bitbit ang kalaban nang mapadako ang mga ito doon sa damuhan. Kinubawan niya ito at walang habas na pinagkakalmot. Warat-warat ang katawan ng kalaban nang tigilan ito ni Lucas. Papasugod na sa kanya ang iba pang mga kriminal. Kaya umigpaw muli itong si Lucas at sinalubong ang mga kalaban. Matinding bakbakan nang mapang-abot ang mga ito. Kahit na may mga sugat itong si Lucas, wala itong pakialam. Napakabangis na pinag-aatake ang lahat ng mga kalaban doon sa kakahuyan. Pinagkakalmot at pinagkakagat hanggang sa mapatay niya ang lahat ng mga ito, pati na ang pinuno ng mga kriminal, itong si Pinunong Luka. Nang tumahimik na ang buong paligid, napayuko itong si Lucas at napaluhod. Napagod din ito at may mga sugat sa buong katawan. Ngunit nagkalat na ang mga bangkay ng mga kriminal sa paligid. Napaluha muli itong si Lucas. Sa isip niya, sa wakas, naipaghiganti na din niya ang kamatayan ng kanyang mga magulang.